Si Tatay Diodato, kahit 76 anyos na, ay buong lakas pa ring pumapadyak sa nirerentahang sidecar, makahanap lang ng tambak ng basura. Sa isang araw, kumikita si Tatay ng 200 piso sa pagbabasura. Sapat lang upang makakain silang mag-anak at may maibayad sa renta ng sidecar. Dahil nasanay na, hindi tumitigil si Tatay Diodato sa paghahanap ng basura dahil sa ganitong paraan niya binubuhay ang kanyang pamilya. Ay, kailangan ko pa rin magtrabaho. Wala kong inaasahan na kakainin o pambili man lang kung ano. Kahit na mahina na ako o may diferensya ako, maghanap buhay ako para hindi ako lalapit sa iba. Sa kanyang edad, nais na sana ni Tatay Diodato na mapirmi na lamang sa bahay upang sa gayon ay maalagaan din niya ang asawang may diabetes. Hiling ni Tatay, kung maaari sana ay magkaroon ng sariling junk shop sa kanilang bakuran upang dito na siya maghanap buhay. Sidecar, saka yung timbangan, saka yung kunting puhunan para matuloy ko ang pangarap ko na guminhawa ng konti. Nang makarating sa kaalaman ng Members Church of God International ang kasipagan ni Tatay Diodato, nagkusa ang mga kapatid na siya ay matulungan. Isang sorpresa ang inihanda ng MCGI para kay Tatay Diodato. Ngayon, hindi na niya kailangang mamulot pa ng basura sa kalsada, kundi maghihintay na lamang siya ng magdadala sa kanya ng mga kalakal. Ngayon lang nangyari ito sa buong buhay ko na may nagbigay sa akin ng galing sa Diyos. Walang gumawa dito sa akin. Masyado akong natuwang-tuwa at na sisiyahan sa tulong ng mga kapatid. Kagaya ninyo. MCGI.